mga kwentong pambata. Kung anong ating tanim, ating kakainin. Noong unang panahon, sa maliit na nayon, may namuhay na magkapatid, sina James at Jordan. Si James ang panganay na kapatid. Ngunit likas na sa kanya ang masamang ugali. Mayabang siya at talaga namang napakasungit sa lahat. Umalis kayo sa harap ko! Oh, ang yabang mo naman! Siyempre kasi nasa dadaanan kita! Pasensya na po sa inyo, Ginang. Totoo ngang maswerte ang ama mo sa'yo, Jordan. Si James ay talagang napakawalang modo. Tama! Si Jordan ay talagang kabaliktaran ng kanyang masamang kapatid. Siya ay mabait at nagmamalasakit at tulad ng sinabi ng babae, mahal nito ang kanyang ama ng lubos. Itay, dala ko na ang mga prutas sa gusto mo. Salamat, anak. James, pwede mo ba itong iabot sa akin? Ha? Kailangan ko nang puntahan ang mga kaibigan ko. Pasensya! Oh, ito po, Itay. Hoy, James, makinig ka. Kung anong itinatanim mo, siya mong kakainin. Huwag mong kakalimutan yan. Ano namang ibig sabihin nun? Bahala kayo. Alis na ako. Huwag kang mag-alala, Itay. Sigurado akong sa kalooban niya, siya po ay talagang may banayad na puso. Isang araw, nagkasakit ng husto ang kanilang ama at kinausap silang magkapatid. James! Jordan! Sa palagay ko ay talagang hindi na ako magtatagal pa. Gusto kong paghatian ninyo ang lupaing ito at kayamanan ng pantay sa inyong dalawa. Ano? Itay, huwag niyong sabihin yan. Gagaling pa po kayo. Lagi mong tatandaan, ang pamilya ay napakahalaga. Makalipas ang ilang araw, pumanaw ang kanyang ama at si Jordan ay nalungkot ng husto. Si James sa kabilang banda ay naiinis. Ako, ang panganay na anak! Sa akin dapat ibinigay ng Itay ang lahat ng pamana! Sa batas ako dapat ang mag-angkin ito at itapon si Jordan! At yun nga ang mismong ginawa ni James. James, anong ginaga? Dahil ako ang pinakamatanda, akin dapat lahat! Hindi sasapat kung hahatian pa kita, kaya umalis ka na! Pero saan ako pupunta? At ano naman ang gagawin ko? Ngunit walang pakialam si James. Tumawa lang ito at pinagsarha ng pinto sa mukha si Jordan. Hindi alam ni Jordan ang kanyang gagawin at nagdesisyon na umalis na lang at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Di nagtagal ay nakakita siya ng tigang na lupa na may sirang bahay. Pumunta siya sa kalapit na nayon at nakahanap ng trabaho. Mula sa kaunting pera na naipon niya, ay ginawa niya ang sirang bahay. Binungkal ang lupa at sinimulang taniman ito. Dumating ang oras na siya'y nagkaroon ng maliit at kontentong pamilya. Ngunit isang araw, nawala ng trabaho si Jordan at ang pera niya ay unti-unting nauubos. Hay, salamat na lang at mayroon tayong bukuri na ikabubuhay natin. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, isang tagtuyot ang tumama sa kanilang lupain at ang kanyang pamilya ay naghirap ng husto. Sinubukan ni Jordan na maghanap ng trabaho, ngunit wala siyang makita. Anong gagawin natin? Dalawang linggo na at kaunti na lang ang mayroon tayo. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa kapatid mo? Itay, nagugutom po ako. Oh, ito anak ko. Oh. Kainin mo lahat yan. Oo. Sa tingin ko, talagang gagawin ko na ngayon. Kaya't siya ay nagtungo sa bahay ng kapatid niya. Doon, pinagbuksan siya ni James ng pinto at tinawanan siya. Bakit kaya ang mahal kong kapatid ay mahirap ng pulubi ngayon? Pumunta ka ba dito at iniisip na tutulungan kita? Ganun? Hindi ba pwede? Aba, siyempre hindi! Wala na akong pakialam sa'yo kahit kailan! Umalis ka na! At huwag ka nang babalik!
binagsakan niya ng pinto ang kawawang si Jordan. Sobrang saya ang makikita kay James sa buhay at yaman nito. Hindi siya nagbago at masama pa rin ang kanyang ugali. Naglakad si Jordan pabalik ng dahan-dahan at malungkot. Habang naglalakad pabalik, may nakita siyang ahas na tutuklawin ng isang munting ibon. Masama ito! Mukhang nasa panganib ang munting ibon! Naku, hindi! Bumagsak ang munting ibon sa damuhan at nang puntahan nito ni Jordan, nakita niyang may tama ang paa nito. Oh, kawawa ka naman! Huwag kang matakot. Teka, ano bang pwede kong gawin? Kaya inuwi nito ang munting ibon, pinahira ng gamot at binalutan ng pirasong tela ang parting masakit at sinigurado nilang mag-asawa na maiayos ang ibon ng mahusay. Makalipas ang ilang araw, ang ibon ay gumaling na at lumipad palabas ng masaya. Inikutan nito ng 3 beses ang bahay ni na Jordan at lumipad palayo. Nakakatuwang nila lang. Pero mahal, kailangan natin ang paraang makahanap ng pagkain at bilisan natin. Isang araw, habang nakatingin ng malungkot si Jordan sa kanyang bukid, may narinig siyang pamilyar na tunog. Hmm? Oh, kamusta ka na, munting ibon? Ang munting ibon na tinulungan ni Jordan ay naghulog ng mga binhi sa lupa at lumipad palayo. Oh, ano kaya yun? Pagkatapos, ang lupa ay nagsimulang gumalaw na para bang lumilindol. At doon din mula sa lupa ay nagsimputan ng mga pakwan na halaman. Itay, tingnan nyo! Ang lalaki ng mga pakwan! Wow! Oh, ipasok natin ang mga ito! Ipinasok nila ang mga pakwan at ang lahat ay naghintay habang hinahati ni Jordan ang isa. Habang hinihiwa niya ito, nagulat silang lahat nang makita na puno ito ng mga gintong barya. Ah! Naku po! Ano to? Napakaraming ginto! Ganito rin kaya ang ibang pakwan? Naghiwa siya ng isa pa at naglaglaga ng mga hiyas mula dito. Nakakawalang gana. Di natin yan makakain. Oh, mahal! Mas maganda ang mga ito! Ipinagbili ni Jordan ang mga ginto at hiyas at di nagtagal, siya at ang kanyang pamilya ay muling naging masaya. Isang araw, habang ikinukwento sa ilang usyuserong taganayon ang tungkol sa bigla niyang pagyaman, isang kaibigan ni James ang nakikinig. Umalis ito at ikinuwento sa kaibigang si James ang tungkol sa swerte ni Jordan. Inis na inis si James! Hindi matiis ni James ang naririnig at naging sobrang sakim nito. Kinabukasan, nagpunta si James sa kakahuyan. Saan ko kaya matatagpuan ang ibon na may bali ang paa? Nang biglang, doon sa lupa, ay nakahimlay ang munting ibon na nasaktan ng paa. Inabot ito ni James at kinuha. Munting ibon, tutulungan kita. Pero sa kondisyon, natutulungan mo din ako, syempre. Kaya iniuwi ni James ang ibon at nilagyan ng benda ang paa. Makalipas ang ilang araw, magaling na ang ibon at handa na para lumipad palayo. Aalis ka na! Huwag mong kalimutan! Kailangan mo bumalik at dalhan ako ng mas maraming kayamanan kaysa sa aking kapatid! Naiintindihan mo ba yon? Tinignan ng ibon si James gamit ang matatalinong mata nito. At naintindihan nitong mabuti na si James ay taong may napakasamang ugali. Lumipad ka na ngayon! Lipad! Kunin mo ang aking mga kayamanan! Nang sumunod na araw, nakatayo si James sa labas at hinintay ang pagbalik ng ibon. Sa wakas, bumalik ito at sobra ang tuwa ni James! Yay! Sa wakas! Woo! Lumapit ka at itanim ang aking magagandang gintong barya at hiyas! Pinanood ni James ang inihulog na mga binhi sa lupa. Nagsimulang gumalaw ang lupa, yumanig at lumabas ang halamang pakwan at nagsilitawan ang napakaraming malalaking pakwan. Naku po naman! Sobrang lalaki ng mga pakwan na ito! Grabe! Yayaman ako ng bonggang-bongga! Dinala niya lahat ito sa loob ng bahay at naghati ng isa.
Ngunit sa halip na gintong bariya, dose-dose ng malalaking mabalahibong gagamba ang lumabas mula rito. Mga gagamba! Ew! Ano? Nasaan ang mga gintong bariya? Baka sa susunod na pakwan, meron ng laman. Naghiwa siya ng isa pang pakwan, umaasang may mga gintong bariya. Ngunit ang sumunod ay malalaking daga naman ang lumabas. Daga! Hindi! Ang kanyang asawa at anak ay nagsisigaw palabas. Iniwan ng kawawang si James na naguguluhan. Hey, isa pa! Ang pangatlo'y ang laging pinakaswerte! Naghiwa siya ng pangatlong pakwan, ngunit ang lumabas ay nakakatakot at malalaking ahas na noon lang niya nakita. Si James ay napatakbo sa sobrang takot. Sinamahan niya ang kanyang pamilya na nasa labas, takot na takot at naguguluhan. Pinanood nila ang ibang mga pakwan na sumabog at naglabas ng sobrang daming peste. Ah! Ang aking bahay! Ang bukirin ko! Hindi! Nanood siya habang ang lahat ng bagay na kinamkam niya ay nasira at naging alikabok. Ngayon, anong gagawin natin? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa iyong nakababatang kapatid? Ayaw ni James na pumunta kay Jordan pagkatapos ng kanyang ipinakitang pag-uugali dito. Ngunit wala na siyang ibang alam na paraan. Kaya, nilunok niya ang kanyang hiya at nagtungo kay Jordan. Jordan! Jordan! Pakiusap, tulungan mo ako! James? Oh, bakit? Anong nangyari sa'yo? Ikinuwento ni James ang lahat kay Jordan, pati na kung paano siya nainggit sa kanyang kapatid. Nahiya siya sa kanyang mga iniaktong maling pag-uugali. Jordan, patawarin mo ako sa mga ginawa ko. Hindi ako dapat naging masama sa'yo at itinaboy ka palabas. James, ayos lang yun. Pinapatawad kita, wala yun. Kapatid pa rin kita pagkatapos ng lahat. Kaya tayo na at tutulungan kita sa bahay mo. Oh, ikaw na talaga ang pinakamagaling na kapatid sa lahat! Sumunod na araw, habang nagtutulungan ang dalawang pamilya, nakatingin si James ng masaya. Noon niya naalala ang sinabi ng kanyang ama. Kung ano man ang iyong itinanim, siya mong kakainin. Ah, totoo talaga ang mga sinabi niya. Nagtanim ako ng inggit at kasamaan sa buhay ko. At ang aking napala ay ang pagbagsak ko. Sa ganitong paraan, natutunan ni James na kapag nagtanim ka ng masamang layunin sa iba, ang makukuha mo rin ay masamang bunga. At kapag nagtanim ka ng mabubuting layunin, pagpapalain ka ng magagandang bagay sa buhay.